Mahigit 100 mga bagong kaso ng Omicron subvariants ang natukoy ng DOH. Sa gitna yan ang tumataas na bilang ng COVID-19 cases na nasa tansya ng ahensya, aabot pa ng 19,000 kada araw sa pagtatapos ng Agosto. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Mas dumarami pa ang bilang ng mga nagkaka-COVID-19 base sa datos ng Health Department. Mula July 29 hanggang August 4, nakapagtala abansa ng 25,967 COVID-19 cases o katumbas ng 3,710 na average daily cases sa huling pitong araw. 16% mas mataas daw yan sa nakalipas na linggo. Sabi ng DOH, kung magpapatuloy ang ganitong trend, aabot sa 4,400 kada araw ang COVID cases sa kalagitnaan ng buwan at lolobos sa 6,000 sa pagkatapos ng Agosto. Posible pang lumobo yan sa 19,000 kada araw kung isusunod sa minimum public health protocols, sabayan pa ng low booster rollout at iba't ibang COVID variants. Ang atin pong tinitignan na tanging paraan para tayo ay makaalpas dito, dadalawang bagay lang po na paulit-ulit nating sinasabi sa ating kababayan. Wala po tayong papalitan sa ating mga ginagawang mga preventive measures. Bakuna pa rin at saka minimum public health standards will address and will prevent these projections from happening. Sa ngayon, low risk pa rin ang Pilipinas sa COVID-19. Ang bed utilization rate nasa 31% habang 26% naman sa ICU utilization. Gayunman, tansya ng DOH, pwede pang dumami ang mga no-hospital sa Setyembre hanggang Oktubre. That is because of the waning immunity of the population. Remember, even if we are vaccinated, we can still get infected. Bukod sa dumaraming kaso, dumarami rin ang tinatamaan ng mga bagong Omicron subvariant. 95 ang panibagong kaso ng BA.5, 7 ang BA.4 at 2 ang BA.2.12.1 cases. Karamihan naman sa mga yan, fully vaccinated at nakarecover na. Pero under verification pa kanilang travel history at health status. Kaya naman abot-abot ang panawagan ng DOH sa publiko, magpabakuna at magpa-booster shot para mapigilan ang pagdami ng mga kaso. Sa unang linggo kasi na pinaslakas vaccination, hindi naabot ng DOH ang 397,000 daily target para makamit ang 23 million booster mark sa unang 100 araw ng Marcos administration o hanggang October 8. Katunayan, simula July 26 hanggang ngayong araw, umabot lang sa 384,000 ang kabuuan bilang ng mga nabakunahan ng first booster, habang 17,000 senior citizens naman ang nabigyan ng kanilang primary series. Pero desidido ang Health Department na mapataas ang vaccination rate, kaya inadjust nito ang kanilang target. Iaakit na raw sa 400,000 ang bubusteran at nasa 20,000 mga seniors ang babakunahan ng primary series kada araw. Paglilinaw pa ng DOH, wala nang prioritization sa pagbabakuna. Before, kasi po kulang pa yung bakuna natin nung nag-uumpisa tayo magbakuna. Pero ngayon po that we have enough supplies, supplies are sufficient until the end of this year, wala na ho tayong ginagawang prioritization. Lahat po nung tinatawag natin na eligible population, maari na magpabakuna. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.